What's up mga kamotorista? Adrian here. Welcome to another episode sa ating Motorista Adventures na channel. And Happy New Year sa inyo guys. So for today's video, pag-uusapan natin ang ating 2015 Ford Ranger and kung ano yung mga kailangan na gawin sa ating 2015 Ranger para maging bago ulit siyang yung hatak, tapos yung mga things na napalitan na namin dito sa ating Ford Ranger na wet track. So mga kamotorista, yung ating Ford Ranger nga pala is a 2015 model. This is the 2.2 6-speed automatic transmission na engine. So alam natin, proven na talaga yung 2.2 and wala pa kaming problema sa engine, no? So, pero nagpaplano na kami magpa-cleaning ng EGR. So ano nga ba yung EGR? Yun yung exhaust gas recirculation system. So kung hindi nyo alam, i-research nyo yan sa YouTube. Kasi since this engine is a direct injection engine, so yung mga bulbs natin hindi yan nalilinis, no? So yung exhaust gas binabalik pa kasi niya sa makina para maging mas malinis. Nung isang araw nilinis ko yung throttle body and sobrang dumi mga kamotorista na tawag nito na kailangan talaga namin itong ipa-service, no? Kasi ayoko nang mag-risk na ako yung papalit sa or ako yung maglilinis ng intake, kasi talagang malala na talaga yung condition, no? Sa loob. Okay, so yung Ford Ranger namin, sobrang dumi ng engine. Okay lang yan. And then, pakita ko sa inyo yung ating odometer. Ayan, motorista. 63,372.6. So, 63,000, no? Yung, kailangan talaga tong palinisan ng intake. Diba? So, ito yung ating hose galing ng intercooler mga kamotorista. So, paalala ko lang sa inyo, sa mga owners dyan ng turbo diesel engine, kailangan nyo siyang irregular maintenance. Isama nyo na din yung ating intake manifold na cleaning and din yung EGR cleaning. Kasi pag hindi nyo yan nilinis, kakapal yung carbon deposit, no, sa intake nyo. So yung tendency niyan is parang mawawalan kayo ng power, no, sa ating engine. So kung pagbili niyo ng ating Ford Ranger na wild track is 160 horsepower, so magiging 150 horsepower na lang siya after years, no, kasi ayan mag-build up yung carbon dun sa intake natin. So yung ginawa ko mga motorista is yung nalinis ko lang is yung throttle body. So madumi na din yung throttle body is, and then tinry ko talagang kunin yung mga carbon deposits dito pero hindi ko na siya abot. And ayoko na din na ako na magbubukas nito kasi medyo komplikado na siya. Baka hindi ko mabalik lahat, di ba? So ayan, yun yung gagawin ko after New Year. Yun yung project namin, no, ng dad ko na mapalinis talaga tong engine namin. Kasi 50,000, 60,000 medyo makapal-kapal na yung dito, carbon deposit, di ba? So wala pa kaming planong palitan ito, di ba? Kasi wala namang pangpalit. And then all we can do is maintain it, no, to the best of our abilities, di ba? Para ma-maintain yung health ng ating engine, kasi kapag hindi mo to maintain, magkakaproblema kayo in the long run, baka magkapalya-palya ng engine dahil sa carbon deposit. So paalala, no, sa mga naka diesel na common rail direct injection engines natin dyan, so halos na mga SUV dito sa Pinas, Innova, Hilux, 'di ba, Toyota, Mitsubishi, Isuzu engine, basta diesel na direct injection na may turbocharger, palinisin niyo yan. So yung suggestion ko mga motorista is pwede niyo siyang palinisin mga 20,000 every 20,000 kilometers. Pwede niyo siyang ipalinis, 'di ba? Kasi medyo komplikado din yung process, no. Kasi maraming tatanggalin talaga yung intake manifold. So hindi ko to alam, no, noon, kasi hindi naman yung sabi lang sa manual is most likely a change oil lang, pero isa na din to sa mga kailangan palang gawin. And also yung ating belt din pala kailangan na din namin palitan. Okay pa naman yung andar niya. Nakaano na pala to mga motorista, no? Meron akong video na nakaano na siya, naka alter interest na siya. And meron na dito mga damage, no, kasi hindi naman talaga maiiwasan na walang damage sa exterior ng ating pickup truck. Is naputol, no?
naputol na yung ano, yung handle no, dito sa ano pala, dito sa door handle namin, naputol siya. Hindi ko alam kung malakas lang ba yung dad kong humila nito or in the long run talaga nagkakaroon ng problema. Pero luckily, merong mga nagbibenta nito for 1,600 lang sa Shopee. So ayan, nag-order pa kami, hindi pa dumadating kasi sobrang gipit ngayon sa shipping dahil sa ano, recent bagyo. Diba? So hindi pa dumadating. So hinihintay ko itong dumating para mapalitan na. Ayan, isa din yan sa update, naputol na siya. Pero yung interior pala mga motorista is okay pa naman. Hindi pa naman siya masyadong masyadong pangit to. So okay pa din kasi tinry talaga naming i-maintain to no, na immaculate yung interior. So kung gusto niyo mag-last yung mga kotse ninyo, yung pickup truck ninyo, 'di ba? Always maintain it. Again, change oil regularly, pati na din yung EGR cleaning or yung throttle body cleaning, isama nyo na din yan every 20,000 kilometers, check nyo din mga spark plugs ninyo. So lahat ng possible na pwede nyo i-check nyo na kasi mas mahirap kapag soon na nangyari sa inyo na mamatayan kayo ng makina, medyo mas malala na yan, diba? So ayan mga motorista, if you like this kind of content, don't forget to hit the like button, subscribe, click the notification bell, at malapit na tayo mag 80,000 subscribers sa YouTube channel natin mga motorista. So ayan, thank you so much for supporting the channel, and happy new year sa inyong lahat mga motorista, and next year na naman tayo magkikita. Okay, so thank you for watching, and I'll see you next year, January 2. Bye-bye!